ng Palang Buhay. Nandito na naman po ang maglulang. Guwapo. At magaganda. Amen. Happy New Year po sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Bago tayo magsimula, invite muna natin sila. Please watch. Like, comment down below, and share. And subscribe. And click the button bell. Para lagi kayong updated sa aming video. Amen. Awitan muna natin ang ating Diyos. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko ay kapiling na kita ulit. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko ay kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko nang mawalay pa sa piling mo. Pagising sa umaga. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko ay kapiling na kita. Tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo, ikaw ay ako ay ligtas. Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Ayaw ko na mawalay pa sa piling mo. Tanging ikaw, tanging ikaw ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay ligtas. Panginoon, panghahawakan ko ang lahat ng iyong mga pangako. Kailan ko nang mawalay pa. Ano ba, DJ? Sa piling mo. Tanging ikaw. Tanging ikaw. Ay, magbasa. Siyang magbibigay sigla sa aking buhay. Kailan pa man sa piling mo ako ay ligtas.
mga pangako. Ayaw ko nang mawalay pa sa piling mo. Ano yan? Panginoon. Panginoon. Ano ba? Nawawala na ako sa tawa. Si ayan pa rin yung kinanta natin. Ah, Panginoon. Panghahawakan ko ang lahat ng ano yun, pinabayaan niyo na ako. Pangako. Ayaw ko na ako sa ire. Bakit Masiya? Ganun naman Masiya sa pinakahuli yung pinakabida na kumakalit. Bida pa dyan. Bida ka pa dyan nalalaman. Walang bida-bida dito. Bida. Lyrics na natin yun, Masi. Walang bida-bida dito. Na nawawala rin tuloy ako sa puno. Si Masi, kayong dalawa nakaka-distract. Ay, si Dalmo ba sinagkamali tuloy ako dahil kay Masi. Pag nagkamali, tuloy lang. Ganun yun. Kabisado ko na ngayon. Ganun yun. Ito naman din si DJ. Ayaw tumingin sa lyrics. Nagbabasa na nga tayo eh. Yan ang ano dapat ha. Dapat ngayon dahil bagong buhay. Oo. Bagong ano na tayo ngayon, bagong taon, magbagong buhay na tayo. Ha? Dapat, o, oh, di ba? Pag sinabi ni Masi, o, oh, ihanda niyo na yung kanta. Bilis agad, hindi kung ano-ano pa rin ang ginagawa. Masi? Hindi niyo pa rin pinapakinggan si Masi, ano ba yan? Nakalimutan. Oh, gusto niyo talaga mangulubot na yung mukha ni Mamsi? Ha? Gusto niyo pumangit na talaga si Mamsi? Nang tuluyan. Sabi, huwag umiyak. Sabi, huwag umiyak. Nag-iiyak ka ng aking mga apo. Inaantok na to yan. Kain ka na din mo yun, may eggs. Ayun na, pumikit na. Pumikit na kain ka dun kay mama. Sino? Kain ka kay mama. Ay, nasanay na kasi na natutulog din kumakain. Didi na lang inaasahan. Hindi nga ako tumitingin sa may... Sige natin, masahin mo na yung unang pagbasa. Ang dami-daming hindi alam ng lyrics. Iba kasi lyrics na yun. Ano rin, nakaka-distract yung lyrics. Sa isa. Huwag ka nang magbangit. Ito naman talaga si DJ, oh. Hindi pa rin ano, sabi na nga, baguhin na ang mga ugali natin na hindi ano tama. Kailan ba kayo magbago? Oh. Next month. May next month. Next month. Hallelujah. Next naman hintay na ano. Next century. Paano tayo pagpalain ni Lord yan? Next. Ang unang pagbasa mula sa mga bilang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Didi.
Salamat lang muna ako. Ano natin oras, oh? Ang pagbasa malasaklat ng mga abi. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas, purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Na nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ni Yahweh, Diyos namin. Magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalang ka ng lahat ng bansa. Amen. Amen. Ang unang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia. Ngunit nang dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos. Pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Ama, Ama ko. Kaya hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lucas, Kabanata 2, Talata 16 hanggang 21. Kaya nagmamadali silang pumunta at natagpuan nila si Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Pagkakita rito, pinatutuhanan nila ang pahayag na binigkas sa kanila tungkol sa batang ito. Namangha rin ang mga nakarinig sa mga sinasabi ng pastol sa kanila. Iningatan naman ni Maria ang mga ito at pinagnilay-nilay sa kanyang puso. Umuwi ang mga pastol na niluluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa dahil nakita nila ang lahat ng kanilang narinig ayon sa ipinasabi sa kanila. Pagsapit ng ikawalong araw, kailangan ng tuliin ang bata noon. Siya pinangalan ng Hesus ang itinawag sa kanya ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Ating Panginoong Diyos. Dumako tayo sa paliwanag. Umuwi ang mga pastol na pinupuri ang Diyos samantalang nasa kadiliman ang daigdig. Nakita ng ilang mga pastol ang Diyos. Bakit sila tinawag sa sabsaban? Para naman siguro magkaroon ng konsuelo sina Maria at Jose na makakita ng mga dukhang nakarating sa kanilang tinuluyan. At ang mas malamang ay dahil wala nang hihigit pang kaligayahan sa Diyos kundi ang pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Sa pagsilang ni Jesus, nagsisimula ang isang bagong panahon. Nasa isang banda ay patuloy na hinihintay ang kaligtasan ng mundo at sa kabilang dako na may tinatamasa na ang kaligtasang ito. Ang mga pastol ang huwaran ng mga nagtatalaga ng sarili sa kontemplasyon. Kasunod naman ng mga ito, hindi kailanman magiging pawang sa pagkakawanggawa lamang o sa pagsulong ng tao ang iglesia, kundi sa pinakawagas na diwa nito, patuloy na pagmamasdan si Kristong nasa kanyang piling para magpasalamat at magalak sa Diyos. Iningatan ni Maria ang mga ito sapagkat para sa kanya, anumang mangyari sa buhay niya ay paraan ng paghahayag ng Diyos ng mga plano nito para sa kanya. At lalo na ngayong nabubuhay siyang kapiling si Jesus. Nagtaka siya na mangha pero hindi naligali. Walang anumang nagdadalawang isip ang kanyang pananampalataya. Ngunit kailangan din niyang maghirap na dahan-dahang madiskubre ang mga daan ng kaligtasan. Pinagnilay-nilay niya ang mga ito sa kanyang puso hanggang sumapit ang mga araw ng pagkabuhay at ng Pentecostes kung kailan naging malinaw ang lahat ng salita at gawa ni Jesus. Amen. 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 Ay, ang gulo nyo. Oh, sharing time na. Masi first. Ako agad. No, grabe agad. Agad. Sino first? Sige na. First ako. Oh, first si Abo. Ano? Hindi pa nang isi-share ko. Jan-jan. Ganyan sa Pinas. Ano dyan? Ikaw na mag-share? Ha? Mama, sir. Si mama ang mag-share. Ikaw na lang kaya, Bong.
ikaw na lang mag-share. Anong share yes, mo? Anong share mo? Ate Janine. Lo. Si Ate Janine daw. Wala nang ligtas si Ate Janine. Ikaw na Ate Janine. Papi ya. Lo. Wala bile. Iisip ka pa ako eh. So, pagkakita rito, pinatutuhanan nila ang pahayag na binigkas sa kanila tungkol sa batang ito. Namangha rin ang mga nakarinig sa mga sinasabi ng pastol sa kanila. Amen. Oh. Meron ka na, sir? Hindi nga. Eh, ang ako meron eh. Ang hirap. Oh, ikaw na! Ang hirap mag, ano, nang share. Ang isa-share ko po rito, yung pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh. Ang isa-share ko po rito, yung pagpalain. Kung ano, nakanganga ka lang. Ang ibig sabihin po nun, God bless us. Kaya pala. Kaya pala. Nakanganga lang si ate. Ayun naman talaga share ko eh. Oh, kaya nga. Ang share ko. Palagi pag nagbibideo kami, nag-God bless us all, pinagpalang buhay. Amen. Pagpalain tayo ng ating Diyos. Lalo na ngayon. Bagong taon na. Oh. Baga, bagong taon, bagong buhay, ang ating kakaharapin ngayon. Kaya nawa, dalangin, ito na lang ating sharing, no? O, yun ang share nga ni ate, o, dagdagan ko na lang na naway pagpalain tayo ng ating Diyos, tayong lahat. Lahat po ng mga, lalo na dito sa mundo ng mga YouTuber, pagpalain tayong lahat, lalo na tayong mga maliliit pa lang, no? At hindi tayo sikat na mga YouTuber. Tayo po ay isang ano lang, baga sa ano eh, mga maliliit lang po tayo. Dahil tayo po ay hindi sikat na tao. Ngayon, ito nga, katulad ng ating Panginoong Hesus, DJ, huwag ka mang distract. Ikaw ang pag-sharing ko. Sige ka. Manahimik, makinig. Ang hirap kaya mag-isip kung anong isi-share. O, diba? Eh, hindi ka nga nagsasalita eh, pero kung ano yung mga pinaggagawa mo. Eh, tahimik na. Naririnig ko pa eh. Buti pa si Janjan sa iyo eh, oh. Ngiti-ngiti lang, ano dyan? Katulad ng ating Panginoong Hesus na nung una po ay talagang tawag nito yung hindi siya kinikilala. Hindi siya kinikilala at hindi po siya tanggap ng wag dito, wag dyan. Kasi masagi yung aming ano. Hindi po siya tanggap ng lipunan. O, tulad nung kanyang pa, nung ipanganak siya, ay doon po siya sa sabsaban ipinanganak. O, biruin mo ang ating Panginoon. Siya ay Diyos. Pero nagtiis, doon siya ipinanganak sa sabsaban. Siya po ay nagtiis doon. Sa simula pa lang, nung ano eh, wala pong tumanggap nung si Maria ay naglilibor na, wala pong tumatanggap sa kanya na panganakan. Hanggang sa doon nga po, nakarating sila doon sa sabsaban. Kasi hindi na nga kaya ni Maria. Kaya doon po siya dinala ni Jose sa sabsaban. Doon po siya, doon po isinilang ang ating Panginoong Hesus.
Kaya tayo bilang ngayon, tayo maliliit na mamamayan, hindi man tayo kilala, lipunan, lalo na nga dito sa buhay ng YouTube, hindi po tayo sikat, hindi po tayo artista. Huwag po tayong sumuko. Di po ba? Baka maging artista. Hindi naman. Ang ano dito ay, itong ating ginagawa, lalo na itong aming mga ginagawa na pagbabasa, tuloy lang, hindi naman lahat ng tao ay ayaw makinig, ayaw magbasa ng Bible. Meron din naman mga taong nakikinig at nagbabasa at naniniwala sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Ito na naman ito na naman si Ate. Oh, ikaw na nga, sige nga, habaan mong pag-share. Ikaw na lang ma. O kaya nga eh. Ito talaga tong gusto ko sa mga apo ko. Bagong taon na sabi, 'di ba? Bagong taon, bagong buhay na. Ngayon, pag kayo pinagsishare, mag-share kayo, magsalita kayo ng magsalita para yun, kayo ang bida, oh, 'di ba? Bida. Ngayon, pag mayroong nagsasalita, ito po talaga ang tama. Kung mayroong nagsasalita, huwag niyo pong sapawan, 'di ba? 'Di ba? 'Yun ang ano. Pag kayo pinagsasalita, pag kayo ang pinagsasalita, magsalita kayo ng magsalita. Sige, magsalita kayo ng magsalita. Oh, libre kayo magsalita ng magsalita. Diba? Oh, tingnan mo si Jenza. Kaya nga, dapat, ano eh, yung binasa mo, basa ko na lang. Oh, pwede naman. Pwede naman, palit tayo, diba? Hindi na yun, nasabi na oh, no. Bukas, ikaw magbasa. Sige, ha? Ng gospel. Sa susunod na lang, hindi, ibig sabihin ko yung ipapaliwanag. Ay, ipapaliwanag. Kasi may meron akong ano, pero dun sa may pinaliwanag ko ngayon, wala talaga. Hindi nga, ganito nga. Wala na tuloy ako eh. Nawala na sa ano, sa isip ko. Kasi habang nagsasalita nawa, ito lang pakiusap ko sa inyo, aking mga kasama rito, no? Habang nagsasalita si Ma'am City, manahimik muna kayo. Huwag nyo nang sapawan kasi pagka na ano, nawawala po yun. Nakakalimutan na, di ba? Kaya pag sinabing mag-share kayo, mag-share na kayo para kayo, magsalita kayo ng magsalita, hindi mananahimik lang po si Mopsi, di ba? Oh. At ikaw naman, DJ, matuto ka na rin mag-share. Ha? DJ. Ay, hindi natin alam yun. Hindi natin alam kung anong kalooban ni Lord o anong plano ng Diyos sa inyo. Di ba? Basta, ang importante sa ngayon ay makinig at sumunod sa diyan sa mga nababasa ninyo nandiyan, 'di ba? At sa mga nabasa ko, naririnig niyo 'yon. 'Di ba? Ako 'wag yung pagtatawanan. Hindi si Gigi ang tatawanan. Okay, ito na lang po. Ito na yung hinihintay nila eh. Ito lang po hinihintay nila. Lalong-lalo na si DJ. Ano na yung sabihin mo, DJ? Dapat na magbago na tayo. Ito na lang po ang aming masasabi sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Pagpalain po tayong lahat. Nawa sa taong ito, ibuhos ng ating Panginoon ang pagpapala niya sa atin. Dahil marami pong taong nangangailangan ngayon. Aray ko. Anong tawag na ito? hindi ko na tuloy masabi. Ano ba yan? God bless us all. God bless us all sa inyo, mga kapatid. Bye.